Isang pinagpalang araw pong muli sa inyong lahat, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, dito po sa ating Facebook Live Bible Study at YouTube Live. Welcome po kayong lahat dito sa ating programa, The Message of Hope. Ito po ang inyong lingkod, Tio Di Malabanan, muli sa inyo ay nagpapabatid ng isang pagbati, ng isang pinagpalang araw at ako'y umaasa na sa tulong at biyaya ng ating mapagmahal na Diyos. Kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan at anuman ang ating karanasan sa buhay sa ngayon, alam ng Diyos kung ano ang pinakamabuti sa Kanya at pinakamabuti sa bawat sa atin. Magtiwala lang po tayo at sumampalataya sa Kanya bilang siyang Diyos na nagbibigay sa atin ng mensahe ng pag-asa sa oras na ito. Muli po, welcome po kayong lahat. At dito po sa ating mga kaibigan na nakapakinig o bago pa lamang sa ngayon na nasusumubay, ay pwede po ninyong puntahan ang aking Facebook page, The Message of Hope. Nandun po ang mga iba't ibang mga topics na ating naipagkaloob na ng mga nakalipas na panahon. O kaya naman po ay sa YouTube. Pwede po ninyong puntahan sa aking YouTube account at makikita po ninyo doon. I-type nyo lang po yung pangalan ko or The Message of Hope. Makikita po ninyo yung mga iba't ibang mga topics na naipagkaloob ko na ng mga lipas na mga panahon. At ako'y umaasa na ito ay nagiging pagpapala sa inyo at sa bawat isa sa atin. At kung kayo po ay mayroong mga katanungan, mag-message lang po kayo. O kaya prayer request upang maisama ko kayo sa ating mga panalangin. At doon po sa mga nasa YouTube, pwede rin po kayo mag-subscribe. Click nyo lang po yung subscribe and then the notification, turn it on upang sa susunod pong pag-upload ko ng mga videos natin ay mabigyan kayo ng notification para sa tamang panahon ng inyong pagpapahinga o ng inyong pag-aaral ng salita ng Diyos ay pwede ninyong ma-review. At kung medyo mabilis po yung transition ng mga talata ay pwede po ninyong i-pause and play para makuha po ninyo, maisulat ninyo yung ating mga text at ma-review ninyo. Okay, umaasa sa tulong at biyaya ng ating mapagmahal na Diyos. Kayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan sa pakikinig ng mensahe ng pag-asa sa oras na ito. Bago po tayo magpatuloy, akin pong inihilingan na tayong lahat ay sumandaling yumuko sa ating pambungad na panalangin. Kagalang-galang po naming Diyos sa mabanal namin makapangyarihan sa lahat. Isang kagalakan muli sa bawat sa amin ang sa oras na ito ay lumapit sa inyo at patuloy na magpasalamat sa buhay at lakas na inyong pinagkakatiwala sa amin at sa inyong pag-iingat. Sa mga pagpapalang aming tinatanggap at sa panahong ito na aming mapakinggan ang mensahe ng pag-asa mula sa aming Panginoon. Aking dalangin, mahal na Diyos, tulungan po naman ninyo ang aking mga kaibigan dito sa Facebook Live at sa YouTube na nakasubaybay sa ngayon. Na sa kanilang pakikinig ay kamti nila ang inyong biyaya at ang inyong pagpapalang inilaan sa oras na ito. At aming dalangin na naway ang inyong presensya sa namin kasama sa ngayon. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Muli po mga minamahal na mga kaibigan. Welcome po. This is the Message of Hope program. This is your servant, Tio Di Malabanan, na sa inyo ay naglilingkod. Sa mga nakalipas po ng ating pag-aaral ay ating inalam ang mga bagay na ito na aking ibahagi sa inyo yung 8 principles of health na nabubuo sa salitang New Start. At atin po napag-aralan na yung salitang New, Nutrition, Exercise, Water, at sa ngayon po ay ating aalamin yung Sunlight. And then sa mga susunod nating mga pag-aaral, yung mga susunod na mga topics. Nung nakalipas pong Wednesday o last week ay hindi po tayo nagkaroon ng pakikinig at ng programang ganito dahil sa atin pong sinubaybayan yung busy conference camp meeting, virtual camp meeting. Kaya hindi po tayo nagkaroon. Subalit ako'y umaasa na kayo na nakasubaybay sa ngayon ay makakatanggap muli ng pagpapalang inilaan ng ating Panginoon mula dito sa salitang New Start. At base po doon sa ating K-text ng pangbuong New Start na ito na pag-aaral ay nandito po sa aklat ng 3 John chapter 1 verse 2. It says there that, "Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul
prospers. Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Ito po yung pangunahay nating teksto sa buong pag-aaral natin ng prinsipyo ng kalusugan, na aking idinadalangin na naway hindi lamang gumiginhawa yung ating pangkaluluwa, kundi ganun din ang ating pangangatawan. O kaya naman, reverse, hindi lang gumiginhawa yung ating pangangatawan, kundi ganun din yung ating pangkaluluwang pamumuhay. Maging balanse na kung saan ay napakahalaga sa ating pamumuhay sa ngayon. At nung nakalipas po na isang linggo o 2 weeks ago, ay ating inalam ang topic na ito na may kinalaman sa water, the importance of water. At dito po ay ating inalam ang mga bagay na ito. What are the importance of water? Water prevents us from becoming dehydrated. Water helps our brain function optimally. Water keeps our cardiovascular system healthy. Water aids in digestion. Water helps our body remove waste. Water protects our tissues, spinal cord, and joints. And water can help us eat healthier. At isa pa po na naibibigay, nakalimutan kong ibigay ang tungkol sa dito sa tubig ay yung ito'y mabisang pampagaling sa mga karamdaman. Halimbawa po, katulad sa ngayon na mayroon tayong COVID na pandemic, pagka nagkakaroon po ng lagnat o kaya ubo, magkaroon lang po tayo ng steam inhalation. Yung pagpapakulo ng tubig, paglanghap ng habang kumukulo yung tubig, yung singaw nito. Mabisa po itong panggamot. Kung tawagin po ito ay hydrotherapy na makakatulong sa atin. O kaya naman doon sa mga nilalagnat ay pwede po yung hot and cold na mga pamaraan. So yan po ay sa pamagitan ng tubig. Kaya nga po't napakahalaga ng tubig sa atin. At kinakailangan po nating itong ipasok sa ating katawan. Ganon din naman sa panglabas ng ating pangatawan, sa paghuhugas o kaya sa ating pagliligo. At ganon din sa pang-espiritual, na katulad ng idinidiin ni Apostol Marcos sa kanyang sulat sa Marcos 15 o 16, 15 at 16, ang sabi po doon, "He said to them, go into all the world and preach the gospel to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned." Maliwanag po ang sabi dito ng talata na ipangaral daw po, sinasabi dito sa atin na magsiyaon tayo sa buong sanlibutan at ating ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng mga tao. At ang sabi doon ay ang sumasampalataya at mabautismuhan ay siyang maliligtas. Datapot ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Kaya napakahalaga po na sa pamagitan ng bautismo, na ito'y dito po, pumapaloob yung kahalagahan ng tubig. Kung hindi raw po tayo mabautismuhan, ay hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan. Kaya napakahalaga ng bagay na ito. Kaya sa inyo po na nagmumuni-muni ng inyong pagtanggap sa ating Panginoon sa pamagitan ng bautismo, i-message lang po ninyo ako upang kung magkaganon ay magabayan ko kayo sa mga aral at turo na napapaloob dito at ganoon din sa inyong pagtanggap sa ating Panginoon bilang siyang ating tatanggapin sa pamagitan ng bautismo. Ngayon naman po ay ating aalamin ang isang topic muli may kinalaman dito sa sunlight. I entitled this, The Beauty of Sunlight. Ang kahalagahan po, ang kagandahan ng liwanag ng araw. Sa ating buhay po sa ngayon, tunay na napakahalaga ng liwanag ng araw. Pero dapat ay ating alamin yung mga kahalagahan nito at yung tamang oras kung kailan tayo kinakailangan magkaroon ng pagsikat o ng sikat ng araw. Sa dahilan na lalo tigit kapag ngayon pong summer, pagka tayo ay pumupunta sa labas, tunay na napakainit. Mga around 9 or 10 ng umaga hanggang 3 or 4, medyo yun po yung
peak na kung saan ay dapat nating ingatan yung ating balat. Bagaman maganda po ang sikat ng araw, pero sa tamang pamamaraan, makatutulong ito na mabuti sa atin. Katulad nga po ng mga prinsip yung aking iniwan noon sa inyo, anumang bagay na sobra, bagaman ito ay maganda, yung isang bagay na ganoon, subalit kapag sobra, ito po ay hindi magdudulot sa atin ng kabutihan. Kaya, maganda ang sikat ng araw, kung sobra naman tayo sa pagpapainit, hindi rin po ito makadudulot sa atin na mabuti. Sapagkat ang sikat po ng araw ay mayroong dalawang hormones na binibigay sa atin. Ito po ay ang serotonin at ang melatonin. Ano po ang mga hormones na ito na napakabuti sa atin? Ang serotonin, ang sabi po dito, it is an exposure to sunlight that increase the brain's release of a hormone. Sa pamagitan daw po ng serotonin sa pagkapasikat natin ng araw, ay ito ang magtutulong sa atin upang yung ating utak ay mag-release ng hormones na makabubuti sa atin. Naalala ko po nung ako'y bata pa, o doon po sa aming lugar, sa barangay namin, sa Batangas, sa Busubuso. Kung sino man ang mayroong karamdaman, ay dinadala doon sa tabi ng lake na madaling araw, para pagsikat ng araw, yun po yung kagandahan ng na kikita yung sikat ng araw na babanagan hanggang sa nandoon, makakatulong po ito sa atin. Kaya yun po yung serotonin na sa ating utak ay magkikreate ito ng magre-release ng hormones na makakatulong sa atin. At ganoon din naman, yung hormones na ito, it will turn out to vitamin D. Pamaya po ay ating tatalakayan ang kahalagahan ng vitamin D sa ating kalusugan. Pangalawa pong hormones na idinidiin dito ay yung melatonin. That it says it is a darker lighting at night that triggers the brain to make another hormone that helps us to sleep. Ano pong sabi doon? Ang melatonin daw po ay ito'y nagaganap doon sa pag madilim, paglubog ng araw o pagdumilim na, ay na doon nagkikreate ito sa atin. Yung melatonin na ito ng upang tayo magkaroon ng magandang pagtulog. Nakakatulong ito sa atin. Kaya doon sa ibang mga hindi makatulog, ay minsan bumibili sila ng melatonin upang ito'y makatulong sa kanila. Natural vitamins, melatonin, pero ito po ay isang klase ng hormones na napakahalaga sa atin. Kung kaya nga dapat nating pahalagahan ang bagay na ito. Ngayon, ang sabi po dito, what are the beauty of sunlight? Una po ang sabi dito ay build strong bones. Makakatulong daw po ito sa atin upang ma-build up yung ating mga buto o mga kasukasuan natin ay maging maayos. Sa pamagitan ng vitamin D na dinudulot o binibigay ng araw, ng sikat ng araw upang makatulong sa atin, kaalinsabay noon ay ito'y nagpapalakas ng ating buto. And that vitamin D ay makikita natin na kapag mababa ang ating vitamin D, time will come yung ating mga buto ay ganun din, magiging marupok. O kaya ay makakaroon ng scoliosis, o kaya ay yung osteoporosis. So ito po yung mga may kinalaman sa sakit sa buto. Kaya kulang sila, dahil kulang sila sa vitamin D. Mayroong nabibili sa mga drugstore na supplement vitamin D. Subalit, hindi rin po yun sapat. Doon sa ibang mga lugar, tulad dito na dumarating yung winter, kapag taglamig ay kakaunti lamang yung sikat ng araw, maraming mga tao ang bumibili ng supplement na ito, ng vitamin D, dahil sa ito'y makakatulong sa pagpapalakas ng buto. Pangalawa po, it will prevent for us
to have cancer or cancer prevention. Sapagkat yung sikat po ng araw, kapag ito po ay ating tinanggap sa tamang oras, ang sabi po dito, ito ay makapagtutulong sa atin upang kung ano yung mga cancer cells ng ating katawan ay maalis o matunaw sa atin. Sapagkat sa pamagitan ng sikat ng araw na yung kinakailangan yung vitamin D ay makakatulong sa atin upang kung magkaganon, yung cancer na ito ay maalis o kaya ay maingatan, ma-prevent tayo na hindi tayo magkaroon ng cancer. Pangatlo na may tutulong po sa atin ng sikat ng araw, healing skin conditions. Yung makakatulong po ito upang ang ating mga balat ay magkaroon ng maayos na balat. Yung, o kaya kung mayroong sugat tayo sa ating balat ay pasikatan natin sa araw, ito po'y makakatulong upang ito ay maampat. Ito ay maghilom. Kaya po, napakahalaga ng bagay na ito. At samantalang ito ay makakatulong sa atin upang magkaroon tayo ng maayos na pangangatawan o kaya maayos na kutis, napakahalaga po yung sikat ng araw para sa atin. Pang-apat po na dinidiin dito na makaitutulong ng sikat ng araw, it will supplies for us the vitamin D that we need. Ito po ang magkakaloob sa atin ng vitamin D na kinakailangan ng bawat isa sa atin. Sabi po dito sa aking nakitang clips o doon sa notes, vitamin D is sometimes called as the sunshine vitamin because it's produced in your skin in response to sunlight. It's a fat-soluble vitamin in a family of compounds that includes vitamin D1, D2, or D3. And our body produces vitamin D naturally when it's directly exposed to sunlight. You can also get it through certain foods and supplements to ensure inadequate levels of vitamin D in our blood. So, nandun po, makakatulong po ito yung mga supplements. Subalit, higit sa lahat, kung para hindi na po kinakailangan yung supplement ay magpasikat na po tayo ng araw. Katulad po dito, kapag maganda yung sikat ng araw, magpunta lamang doon sa beach, marami pong mga tao o mga nagpapasikat ng araw na naandoon lamang sa beach, humihiga sa mga damuhan o kaya doon sa buhanginan. Pagka maganda yung sikat ng araw, yung sa umaga o kaya sa hapon bago lumubog, naandoon po maraming mga tao sa beach. Sapagkat sa pamagitan po nito, magkakaroon sila ng vitamin D. Subalit, dapat ay maging maayos din po yung ating gagawin sapagkat kapag sobra nga po ito, maaring ito naman po ay maka-irritate sa ating balat at magkaroon tayo ng skin cancer. Kaya lahat po ng sobra ay hindi mabuti. Ganun po man, ito po ay makakatulong sa atin ng kabutihan sa tamang oras na dapat nating gawin. At ano po ang may dudulot nito sa atin? Benefits of vitamin D. Number one, it fights disease. Ito raw po ay makakatulong sa atin upang maigupo natin ang mga karamdamang darating sa atin. In addition to its primary benefits, research suggests that vitamin D may also play a role in reducing risk of multiple sclerosis according to the study. Or it will decrease our chance of developing heart disease. And also, it will help to reduce our likelihood of developing any flu. Ano man yung mga sipon na dumarating sa atin. Kaya po, sa pamagitan ng sikat ng araw, ito ay makakatulong sa atin. Sa pamagitan nito, na maingatan, hindi tayo magkaroon ng karamdaman. Pangalawa po, it reduces depression.
Para daw po hindi tayo magkaroon ng panghihina ng loob o ng depression sa atin, magpasika tayo ng araw sapagkat nandoon marirelax tayo. Kapag tayo po ay nagpupunta sa mga nature environment, maganda environment na doon, nare-relax tayo kapag maganda yung sikat ng araw sa atin. Kaya po yan ang isang may tutulong dito. At pangatlo, it boosts weight loss. Para daw po may angat natin yung kung ano yung ninanais natin na tamang timbang lang natin na nandoon na maaalis, mababawasan yung ating timbang kung tayo ay nagnanais nito. At pang-apat, panghuli, it protects us from any flu. Just like at this time that we are in the time of pandemic, called this COVID-19. That there are lots of variants at this time. At sa pamagitan po nito, ng sikat ng araw, ay maiingatan tayo, mapoprotektahan tayo na hindi tayo mahawaan. Dahil sa napakahalaga po na sa pamagitan ng vitamin D, ito ang tutulong sa atin upang maging maayos yung ating pangangatawan, yung ating kalusugan. Mga minamahal na mga kapatid, samantalang napakahalaga ng sikat ng araw. Alam niyo po ba na dito sa banal na kasulatan ay mayroong napakahalagang mga bagay na idinidiin sa atin sa pamagitan din naman ng liwanag o ng sikat ng araw o kung sino ang tinutukoy nito sa ating pamumuhay Kristiyano. Maliwanag po dito na idinidiin sa atin sa aklat ng Ecclesiastes, chapter 11, verse 7, ang sabi po doon, "Truly the light is sweet, and it is pleasant for the eyes to behold the sun." Tunay na nga po na ang liwanag ay mainam at masayang bagay sa mga mata na magsitingin sa araw. Bagaman po hindi literal na dinidiin dito yung tingnan natin yung araw ng matintiman sa dahilan ng ito po ay makakasira sa ating paningin. Ano lang po ang dinidiin dito sa atin? Yung kinakailangan na tayo'y magkaroon ng sikat ng araw, ng liwanag ng araw. At tunay po na ito'y makakatulong sa atin sangayon kay Haring Solomon na siyang sumulat ng Ecclesiastes. At idinidiin din po dito sa atin mga minamahal na mga kapatid kung sino yung manglilikha, kung sino ang nagbibigay sa atin ng sikat ng araw na ito, ng create nito para sa atin naglikha. Nakatulad po ng sinabi ni Propeta Jeremias sa kanyang sulat sa aklat ng Jeremiah 31 verse 35, "Thus say the Lord, who gives the sun for a light by day, the ordinances of the moon and the stars for a light by night, who disturbs the sea and its waves roar, the Lord of hosts is His name." Ang sabi po doon, ganito ang sabi ng Panginoon na nagbibigay ng araw na sumisikat na pinakaliwanag sa araw at ng mga ayos ng buwan at mga bituin at pinakaliwanag sa gabi na nagpapakilos sa dagat na humugong ng mga alon niyaon. Sino raw po yun? Ang Panginoon ng mga hukbo ay siyang kanyang pangalan. Kaya nga po dito mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, napakahalaga ng bagay na ito. Na samantalang idinidiin ni Propeta Jeremias na ang ating Panginoon ang siyang manglilikha. Siyang nagbibigay sa atin ng sikat ng araw na ito. Na samantalang kinireate niya para sa kabubuti natin, gamitin natin ito ng wasto. At ang sabi pa doon, na samantalang ang ating Panginoong Hesus, dinidiin din naman niya sa atin na siya yung liwanag kung ating papansinin doon sa aklat ng John, chapter 8, verse 12. It says there that when Jesus spoke again to the people, He said, "I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life." Muling ang nagsalita sa kanila ang ating Panginoong Hesus na ang sabi,
Ako ang ilaw ng sanlibutan at ang sinumang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman. Kundi ano po? Kundi sila ay magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Sa ating buhay Kristiyano, mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, idinidiin dito na ang ating Panginoong Hesus ang siyang ilaw ng sanlibutan. At napakahalaga nang sabi dito, kung sino man ang sa kanya'y sumusunod, hindi siya lalakad sa kadiliman, kundi siya'y magkakaroon ng liwanag ng buhay. Ano po sa atin ang nais idiin ito? Mga minamahal na mga kaibigan, ang ating Panginoong Hesus, ang siyang napakalagang liwanag sa bawat isa atin. At ganoon din ang kanyang salita, ang banal na kasulatan sang-ayon sa aklat ng mga awit. Ay dinidiin na ang kanyang salita ang siyang ilawan natin na magliliwanag sa ating mga daan. Kaya po't ating pahalagahan ito at ating tanggapin sa ating buhay. Ang sabi doon, kung ang sino mang tao ay sumusunod sa kanya, sila ay hindi lalakad sa kadiliman. Ano po ang dinidiin dito? Samantalang tinanggap natin ang bagay na ito. Tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus bilang siyang liwanag ng ating buhay at bilang siya ang nagbigay sa atin ng ilawan. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa aklat ng Matthew, chapter 5, verse 16. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Lumiwanag ng ganun daw po ang ating mga ilawan sa harap ng mga tao upang makita nila ang ating mga mabubuting gawa. Hindi po yung mga masasamang gawain natin, kundi yung mga mabubuting gawa ang makita nila sapagkat sinusunod natin ang ating Panginoong Hesus. At ang sabi po doon, at kanilang luwalhatiin din naman ang ating Ama na nasa langit. So ang sabi dito, samantalang ang ating Panginoong Hesus ang siyang ilaw ng sanlibutan, binigyan din tayo niyang ilaw na ito na kung saan ay yung katotohanan ating tinanggap mula sa Kanya, yung mga katuruan na mula sa Kanyang banal na kasulatan, na siyang gabay natin, na samantalang tayo namumuhay, ang sabi po dito, ay ating pagliwanagin yung ilaw na ito upang ang mga taong mga kakita sa ating buhay ay kanilang luwalhatiin at tanggapin ang ating Panginoong Diyos. Time will come, mga minamahal na mga kapatid, isa sa palatandaan na binigay ng ating Panginoon at lalo tigit nung sa matandang tipan sa aklat ng Ezekiel. Ito'y kanyang isinulat sa Ezekiel 32 verse 7. When I put out your light, I will cover the heavens and make its stars dark. I will cover the sun with a cloud, and the moon shall not give her light. At pagkaalisin ang inyong liwanag, aking tatakpan ang langit, at pagdidilimin ko ang mga bituin na iyon, aking tatakpan ang alapaap ng araw, at buwan, at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag. Ito po ay inihula ni Propeta Ezekiel na sinari namang sinabi ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Hesus, na samantalang siya ay naando sa panahon ng nagbigay siya ng mga palatandaan sa mga disipulo, sa kanyang mga alagad, mga tanda ng kanyang malapit ng pagdating. Ito po isang palatandaan na sang-ayon doon sa aklat ng Matthew chapter 24 verse 29. Immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened, and the moon will not give its light. The stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken. Sabi po doon sa Tagalog ay datapwat karakarakang pagkatapos ng mga kapigatian
sa mga araw na iyon ay magdidilim ang araw. At ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag at mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. Kung ating papasinin dito mga minamahal na mga kaibigan, time will come na inihula ito ng ating Panginoong Hesus. Bago siya dumating, magkakaroon daw po ng pagdilim ng araw, eclipse na ating nararanasan sa ngayon, nagkakaroon ng total eclipse. O kaya po yung paglaglag ng mga bituin, yung mga meteors na nakikita nila. O kaya yung hindi nagbibigay ng liwanag ang buwan. Kaya nga po habang nandito pa ang pagkakataon, the time will come na hindi na atin mararanasan ito. Darating panahong ito ay palatandaang magdidilim. Ang ating Panginoong Hesus ay malapit na darating. Habang may panahon pa sa ngayon na nandito ang liwanag, yung katotohanan ito ay ating tanggapin. Upang kung magkaganon, tayo'y lumalakad sa kaliwanagang kasama ng ating Panginoong Hesus. Opo mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, samantalang ang ating Panginoon ay naghahanda sa atin ng langit na bayan, o nakahanda na ito sa bawat isa sa atin, nandun po tanggapin na lamang natin na tayo sumampalataya sa Kanya. At kung masumpungan niya tayo sa Kanyang pagdating na tayo ay handa, makasama niya tayo doon sa langit na bayan. Maliwanag sa Isaiah 60, 19 and 20, ang pagkakasabi po ay ganito, "The sun shall no longer be your light by day, nor for brightness shall the moon give light to you. But the Lord will be to you an everlasting light, and your God, and your glory." Tagalog po ay ang araw ay hindi na magiging iyong liwanag sa araw, o ang buwan man ay magbibigay sa iyo ng liwanag, kundi ang Panginoon ay magiging sa iyo ay walang hanggang liwanag, at ang iyong Diyos ay iyong kalulatian. Ito po ay dinidiin ni Propeta Isaias na mangyayari sa huling panahon, lalo tigit doon sa panahong ang bayan ng Diyos ay maisama na doon sa langit na bayan. At sangayon po doon sa pagkapatuloy, sa verse 20, makita po ninyo dito sa pagsasalarawan, yung bagong Jerusalem. Nang sabi doon sa verse 20, "Your sun shall no longer go down, nor shall your moon withdraw itself, for the Lord will be your everlasting light, and the days of your mourning shall be ended." Ang iyong araw ay hindi lulubog, o ang iyong buwan ay hindi lulubog, ang sabi po doon, sapagkat ang Panginoon ay magiging iyong walang hanggang liwanag, at ang mga karawan ng iyong pagtangis ay matatapos. Ito po ang isinulat ni Propeta Isaias na mangyayari kung tayo ay naandun na sa bagong Jerusalem na kanyang inihanda. Nang sabi doon po ng talata, ang ating Panginoong Diyos ang magiging walang hanggang liwanag ng bawat isa sa atin. Kung kaya nga't ito ay pinasugandahan sa sulat ni Apostol Juan sa aklat ng Revelation, chapter 21, verse 23, doon po sa bagong Jerusalem, kasama ng ating Panginoong Hesus, yung mga banal, ang sabi po dito ng talata, "The city had no need of the sun or the moon to shine in it, for the glory of God illuminated it. The Lamb is its light." At ang bayan ay hindi nang mga ngailangan ng araw o ng buwan upang lumiwanag sa kanya, sapagkat nililiwanagan ng kalatian ng Diyos, at ang ilaw doon ay walang iba kundi ang kordero ng ating Panginoon, ang ating Panginoong Hesus, ang siyang magbibigay sa atin ng liwanag, nang walang hanggang liwanag kasama niya magpasawalang hanggan. At sa panghuling talatang nais kong iwan sa inyo mga minamahal na mga kaibigan, samantalang napakahalaga ng sikat ng araw sa atin, pang-spiritually
ang ating Panginoong Hesus ang siyang sikat ng liwanag ng araw sa atin. Ang sabi po doon sa aklat ng Revelation chapter 22 verse 5, "There shall be no night there. They need no lamp, nor light, nor the sun. For the Lord God gives them light, and they shall reign forever and ever." At hindi na magkakaroon pa ng gabi at sila'y hindi na mangangailangan ng liwanag ng ilawan. Ni ng liwanag man ng araw, sapagkat liliwanagan sila ng Panginoong Diyos at sila'y maghahari magpakailan-kailanman. Opo, mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, napakahalaga ng bagay na ito na ang ating Panginoong Hesus ang siyang magiging liwanag sa ating buhay. Kung sa panahon sa ngayon, mahalaga ang sikat ng araw sa tamang panahon na itinakda sa atin, na ito makakadulot sa ating katawan ng maayos na makatulong sa ating pangkalusugan. Maaring sa ating panloob na ng ating pangatawan makakatulong ganun din sa ating panglabas, lalo tigit sa ating mga balat. Makakatulong ito. Spiritually, ang ating Panginoong Hesus, mga minamahal na mga kapatid, ang siyang liwanag ng ating buhay. Kung ating tatanggapin siya, susundin siya. Sabi doon ng talata, sa sino mang sumusunod sa kanya ay hindi na lalakad sa kadiliman, kundi sila ay lalakad sa kaliwanagan patungo sa buhay na walang hanggang, hindi na ninanais na magkaroon pa ng sikat ng araw o sikat ng buwan, sapagkat ang ating Panginoong Diyos ang siyang liwanag ng ating buhay magpasawala hanggan. Mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, nawa ito'y makatulong sa atin sa paglalakbay natin Kristiyano, sa ating patuloy na pagkasaliksik ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ang ating pinag-aralan sa ngayon, ang kabutihan ng liwanag ng araw maging inspirasyon ng bawat isa sa atin. Bago po tayo magtapos sa ating pag-aaral sa ngayon, nais kong pakinggan muli natin ang isang awit na ito ay awitin sa atin ni Brother Oscar at Sister Mayette, "How Great Thou Art." Maganda po yung mensahe ng awit sa lyrics ng kanilang awit at yun din sa mensahe na ating narinig at pinag-aralan. Nawa na ito'y maging inspirasyon ng lahat ng bawat isa sa atin. Pakinggan po natin ang kanilang awitin. My Savior, God to thee.
Maraming salamat sa inyo, Brother Oscar, Sister Mayet, sa inyong mensahe ng awit. Ako'y umaasa na sa inyong mga minamahal na mga kaibigan ay nakuha ninyo yung mensaheng ito. Na kung paanong ang Diyos ay napakadakila sa bawat isa sa atin. Ganun din, nilikha niya ang sanlibutan ito na mayroong araw, mayroong buwan, mayroong bituin. Tanda na ang Diyos ang siyang manglilikha nito. At siya rin namang liwanag ng ating buhay, na siya rin namang magiging liwanag natin sa buhay na walang hanggan. Naway maging makabuluhan ito sa inyo at sa akin. At tayo ay patuloy na lumalakad, hindi sa kadiliman, kundi lumalakad tayo sa buhay kasama ng ating Panginoong Jesus. Bago po tayo magtapos ay nais kong kayo po ay ipanalangin. At ganoon din ang aking mga kaibigan dito sa Facebook na kung saan ay nakakaranas ng kalungkutan dahil sa ang kanilang mga kapamilya ay pumanaw noong nakalipas na isang linggo at ngayong linggong ito. Atin pong isasama sa dalangin ang mga pamilyang ito, pamilya ni Sister Rebecca Arias sa pagpanaw ng kanyang mahal na ina, sambahayan ni Sister Jane Dilara na ang kanyang auntie ay namatay. Ganun din kay Brother Jason Bumagat, ang kanyang mahal na ama ay namatay din sa araw. At ganun din ang kapatid ni Doktora Ada Chutor. Atin po isasama ang kanilang mga sambahayan sapagkat namatay ang kanyang kapatid. Opo mga minamahal na mga kaibigan, sa panahon sa ngayon na mayroong mga ganitong iba't ibang klase ng variant ng COVID, ingat po tayo. Higit sa lahat, magtiwala tayo sa ating Panginoon at sumunod sa mga pamantayan at protokol ng ating pamahalaan upang maiwasan natin ito. At ganoon din, sa panahon sa ngayon na lalo tigit dyan sa Pilipinas, magkakaroon ng ECQ sa Metro Manila o sa kanila sa ibang lugar ay MECQ o GCQ o anumang mga Q o quarantine ay nandun. Pahalagahan po natin at sundin upang kumagaganon makaiwas tayo sa mga karamdaman. At lalo tigit, ibigay natin ang ating buhay sa ating Panginoon upang anuman ang mangyari sa atin, sa buhay man o sa karamdaman, ibigay natin sa Kanya at tunay na hindi lamang tayo dito maninirahan, kundi ganun din sa buhay na walang hanggang Kanyang pangako. Akin po kayong inihilingan na tayo pong lahat ay yumuko sa ating pangwakas na panalangin.
Mapagmahal at dakila po naming Diyos, ang banal naming makapangyarihan sa lahat. Isang kagalakan muli sa bawat sa amin ang sa oras na ito ay makapag-aral ang inyong salita. Aking dalangin, mahal na Diyos, ang aking mga kaibigan dito sa Facebook Live at sa YouTube na nakasubaybay sa ngayon at na andun, Panginoon. Sa diwa ng aming pinag-aralang inyong salita sa kahalagahan ng liwanag ng araw at kayo bilang siyang liwanag ng sanlibutan. Ganon din ang inyong salita, ang siyang liwanag na gagabay sa bawat sa amin. Tulungan nawa ninyo kami, Panginoon, na ang mga bagay na ito ay aming pahalagahan sa tamang oras. Makakatulong ito sa aming pangatawan. Higit sa lahat, Panginoon, kayo bilang siyang liwanag ng aming buhay. Tanggapin namin kayo bilang personal namin tagapagligtas. Aking dalangin, mahal na Diyos, na andito ang aking mga kaibigan, mga kapamilya, mga kapatiran, na sila ay nakakaranas ng kalungkutan dahilan sa kanilang mahal sa buhay o kapamilya ay pumanaw. Sa bahayan ni Sister Rebecca Arias, Sister Jane Dilara, Brother Jason Bumagat, Doktora Ada Tutor, ang kanilang Panginoong mga kapamilya na kung saan at mga kaibigan nila na nalulungkot. Nawa, patuloy niyo silang alalayan at aliwin sa panahon sa ngayon. Ang banal na Espiritu ang siya mag-aliw at mag-comfort sa kanila, Panginoon, na sa kabila ng kamatayan ay mayroon kayong pangako na buhay na walang hanggan. Aking dalangin, Panginoon, ang mga mayroong sakit, nawa'y patuloy ninyong ipagkaloob sa kanila ang inyong pagpapagaling at pagpapalakas sa bawat isa. Ganun, Panginoon, ang sambahayan ni na Ninang Stella at sa kanilang kalungkutan din na sa panahon sa ngayon at sa bahayan ni na Ate Lube, yan din ang Tatay Cosme sa Malayan. Manatili, Panginoon, na kayo ang siya nakasubaybay din sa bawat isa sa kanila. Mahal naming Diyos ang aming bansang Pilipinas na kung saan ay nasa mahigpit na restriksyon. Tulungan ninyo, Panginoon, ang bawat isa na maingatan sa kanilang kalusugan, malayo sila sa anumang mga sakit, lalo higit ng virus na ito, ng Delta variant, na hindi sila magkaroon nito upang kung magkaganon, magkaroon uli ng kaginawahan at matapos na ang mga kahirapan ng buhay sapagkat kayo ang mayroong pangako na malapit na kayong dumating, manirahan kami, hindi lamang dito sa lupang ito, kundi sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat sa inyong pagdinig sa aming dalangin at sa iba pa naming mga kahilingan na nandito sa Facebook Live at sa YouTube na mayroong mga kahilingan na ipatuloy naman niyo silang dinggin at ipagkaloob ang nakabubuti sangayon sa inyong kalooban. Maraming salamat sa inyong pagdinig sa aming dalangin at ang buong kapayapaan ang siya naming kamtin at ang inyong biyaya at pagpapala ang managana sa bawat isa na itong aking dalangin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Muli po mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, nawa ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos ang siyang managana sa bawat isa atin. May God bless you all and thank you very much for watching and also for sharing this truth to your friends. Always stay safe and God will take care of you. To those of you who are my members, here in my church in Burnaby, Filipino Canadian Church, together with North Shore Church Plant and also the churches here in the Lower Mainland of Vancouver. Happy midweek po sa inyong lahat. Ingat po tayong isa, bawat isa, at ang patuloy na pagpapala ng ating Panginoon ang sinating kamtin. Maraming salamat po. At ganun din aking sinasama rin sa dalangin pala kanina. Nakalimutan kong banggitin yung pamangkin ni Jocel. Ang iyong pamangkin ay, kung hindi ko man nabanggit dito, ang Panginoon ang siyang tutulong sa kanya upang mapagtagumpayan niya yung kanyang karamdaman din. At ganoon din, isasama namin kayo sa aming personal na panalangin at sa aming family worship. God bless you all and see you again next week in our Message of Hope Bible Study. See you next time.